Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating channel. Shoutout kay Idol Marvin Maliveran, Marlinda Albis, Jin Sablawon, Lin Kaligdong Vlog, Lito Buino, Johnny, kay Ilin Edo, at kay DJ Music Kuhipon. Maraming salamat sa inyo mga idol. Sa mga gustong magiging member natin at susuporta sa ating mga channel, pakiclick ang join button. Mayroong mga step dyan mga idol para magiging ganap kayo na member at ganap na kapamilya natin sa ating mga channel. Mabuhay kayo mga idol at shoutout din sa lahat ng mga OFW at sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga beaker at sa mga blind community. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang sagot naman itong si Macro doon sa kanyang kaharap. Wala akong pakialam kung sino ka at saan ka man nanggagaling. Ang tanging pakay ko sa bukirin na ito ay ang patayin ka. Kasama na ang buong alipuris mo. Pagbayaran ninyo ang ginawa ninyo kay Tata Mac. Sagot naman itong si Buka. Kung ganun, bukod sa mas pinagtuunan ninyo pa rin ng pansin ang gagawing pagligtas sa matandang iyon, balak mo pa rin pala akong patayin. Ha! Sige, tingnan mo ito, bata. At sa isang pitik ng mga daliri nito, mayroong dalawang katao ang lumabas galing doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Nakasuot ang dalawang ito ng mga mahahabang mga damit na kulay itim at nakatalukbong ito ng kulay itim din na balabal. At hawak ng dalawa ang matandang si Tata Mac. Bugbog sarado ang katawan nito ngayon at walang malay ang matanda. Agad na nakakaramdam ng kakaibang pagkaawa itong si Macro doon sa matanda. Itinuring na niya itong pangalawang pamilya. Kinalakihan na nitong si Macro ang matandang si Tata Mac na sobrang malapit sa kanilang pamilya. Kaya gano'n na lamang ang sakit na naramdaman ni Macro nang makita ang matandang lupaypay ang katawan. Mas lalong nakakaramdam ng galit ngayon itong si Macro at muling wika nito sa kanyang kaharap. Ano ang ginawa ninyo kay Tata Mac? Pagbayaran mo ito ngayon ng iyong buhay. Tumawa lamang muli itong si Buka at sagot naman ito. Alam mo bata, nababagay lamang ang mga iyan sa matandang ito. Huwag kang mag-alala. Sabay ko na kayong papatayin ngayon. Hindi na nakapagpigil pa itong si Macro. Agad na itong tumakbo para atakihin na itong si Buka. Unang beses pa lamang ngayon na nakakaramdam ng ganon katinding galit itong si Macro. Pakiramdam ng binatilyo, nanginginig ang kanyang katawan at gustong-gustong durugi na ang kanyang kalaban. Sa isang iglap, biglang sumulpot na lamang itong si Macro sa harapan nitong si Buka. Gulat na gulat ang kalaban itong si Macro dahil sa tingin niya, isang segundo lamang ang lumipas nang makita niya itong biglang tumakbo at ngayon nasa kanyang harapan na. Nakakagulat ang bilis ng binatilyo kaya mabilis na yumuko itong si Buka para sana maiwasan ang suntok na gagawin ng kanyang kalaban. Gayon paman, nahagip pa rin itong si Buka ng suntok na iyon sa kanyang sentido. Hindi naman ganon kasulido ang pagkatamang iyon dahil daplis ang pagkatama ng suntok na iyon ni Macro. Ngunit nakakaramdam pa rin ng pagkahilo itong si Buka at nayanig din ang kanyang buong katawan. Kaya agad itong napaatras at napaluhod. At iyon na ang sinamantala nitong si Macro. Muli itong kumilos at tumakbo pagkatapos nagpakawala ng malutong na sapak. Ganon pa rin ang bilis ng binatilyo. Kaya bago pa nakabawi ng wisyo itong si Buka, nasapul na ito ng suntok sa kanyang panga. Tumimbuwang agad ito at umikot pa ang katawan sa ere ng isang bisis dahil nga sa lakas ng pagkasapak na iyon nitong si Macro. Tumilapon din ito ng ilang metro
habang ang dalawang mga kalalakihan na nakahawak kay Tata Mac, lubhang nagulat ang mga ito at halos hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang kanilang pinuno na si Buka ay kinikilalang pinakamalakas sa kanilang hanay. Kinatatakutan din ito dati ng mga kampo ng kadiliman dahil nga sa sobrang bagsik nito. Ngunit ngayon, dalawang bisis agad na tinamaan ito ng isang binatilyo lamang. Pati pa nga ang dalawa, halos hindi nila nakita ang kilos ng binatilyo dahil nga sa sobrang bilis nito. Wika ng isa sa mga ito. Naldo, mukhang kinakailangan na ni Pinunong Buka ang ating tulong. Ngunit sagot naman ng isa sa mga ito. Wag, hindi ganong kadaling pabagsakin si Pinunong Buka. Kailangan natin na magtiwala sa kanya, Jose. Ngunit kakatapos pa lamang ng pagsasalita nung isa, biglang sumulpot na naman itong si Macro doon sa kanilang harapan. Gulat na gulat ang dalawa dahil kanina lamang nakita pa nila itong nakatayo doon sa harapan ng kanilang pinuno at ngayon biglang nasa kanilang harapan na at nakahanda na ang kamao nito. Bago pa makahuma ang dalawa, biglang napaigit na lamang ang isa nang tamaan ang sikmura nito ng suntok ni Macro. Agad itong napaluhod sa lupa at napasuka. Nawalan agad ito ng hangin at nahihirapan sa paghinga. Ang dalawang mga kalalakihan na ito ay mga alalay nitong si Buka. May mga tangan din ang mga ito na mga mutsa. Ngunit hindi nga nila matatakasan pa ang nangangalit na mga suntok nitong si Macro. Dahil ang isa, tumimbuwang na naman ito nang tamaan ng binatilyo sa kanyang panga. Wika pa nitong si Macro na galit na sa mga pagkakataon na iyon. Dudurugin ko kayong lahat dahil sa ginawa ninyo ni Tata Mac. Sinagad na ninyo ang galit ko. Ang tinamaan ni Macro sa tiyan, tuluyan na itong napaluhod at napasubsob ang mukha sa lupa. Hindi na nito nakayanan ang tamang iyon sa kanya. Nagsusuka na ito at hirap pa rin na makabawi ng hininga. Nandidilim na rin ang kanyang paningin. Habang ang isa na tinamaan naman ni Macro sa panga, agad itong bumulagta at nawala ng malay. Basag ang panga nito at may mga dugong umagos na din galing sa bibig at ilong. Mabilis na dinaklot ni Macro ang matandang si Tata Mac at pagkatapos mabilis nang tumakbo itong si Macro para mailagay sa mas ligtas na lugar ang matanda. Ilang sandali pa ang mga nakalipas, dahan-dahan nang tumayo itong si Buka na sa mga pagkakataon na iyon nangangarag pa ang kanyang buong katawan at naramdaman pa niyang nangangatog ang kanyang mga tuhod. Sobra itong nagulat sa ginawa ni Macro sa kanya. Napamura na ito at bulong-bulong nitong si Buka. Putsa kang bata ka, magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. At mas lalong nangangalit ito sa galit nang makita ang kanyang dalawang mga kasamahan na nakabulagta na doon sa gilid ng malaking puno ng kahoy. At hindi na niya nakita pa itong si Macro. Kaya ang kanyang ginawa, mabilis na tumakbo papunta doon sa kanyang mga kasamahan. At dito na pagtanto nitong si Buka na nawala na doon ang matandang bihag nila. Walang malay na rin ang dalawang mga tauhan niya na nakabulagta doon sa paligid ng malaking puno ng kahoy. Mariin na nakikiramdam itong si Buka at hinahagilap ang maaaring kinaroroonan ni Macro. Makalipas ang ilang mga sandali, nang hindi pa rin niya masipat itong si Macro, wika nito. Magpapakita ka na bata. Huwag mo nang hintayin na ako na mismo ang gumawa ng paraan para makalapit sa iyo. Ngayon, napatunayan ko ng kakaiba nga ang lakas mo. Bukod tanging ikaw lamang ang nakapagbigay ng matinding pinsala sa akin. Ngunit habang nagsasalita itong si Buka
May nasipat siyang napakabilis na nilalang ang lumabas at tumakbo galing doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Sobrang bilis nito na animoy wala pang isang segundo nakakalapit na ito sa kanya. Ngunit kanina pa nakahanda itong si Buka. Ayaw na niyang maulit ang nangyayari kanina. Nang makalapit na itong si Makro sa kanya at magpakawala ng ilang mga pagsuntok, mabilis na ibinato ni Buka ang kanina pa nakahandang orasyon. Naging dahilan iyon para mapatigil ng ilang mga sandali itong si Makro. Ngunit batid nitong si Buka na hindi iyon sapat para maparalisa ang buong katawan ng binatilyo. Ngunit sapat na rin iyon para magawa niya ang paggamit ng mutya ng tagulilong. Sinadya din itong si Buka na doon ito tumayo sa lilim ng puno para agad na mararamdaman ang epekto ng mutya. At ganun nga ang mga nagaganap. Pagkabalik ng wisyo ng katawan ni Makro, agad itong nagbitiw ng isang malakas na sapak. Ngunit kasabay naman doon ang biglang paglalaho ng katawan nitong si Buka sa kanyang kinatatayuan. Tumama lamang sa hangin ang suntok na iyon nitong si Makro. Kaya napalagpas ito doon sa kinatatayuan kanina ni Buka. Nagulat man itong si Makro, ngunit alam niyang kakayahan iyon ng mutya ng tagulilong. Kahit sa murang edad nitong si Makro, makailang beses nang naranasan niyang makipaglaban sa mga antingerong mayroong ganitong uri ng kakayahan. At itong si Makro mismo, mayroon itong tangan na ganyang klase na mutya. Alam din niya kung ano ang mga panguntra sa ganitong uri na mutya. Ngunit bago pa makahuma itong si Makro, tinamaan na siya nitong si Buka. Gamit naman itong si Buka ang mutya ng tagulilong at ang isa pang mutya na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Sa pangaang tamang iyon na naging dahilan para tumalsik ng ilang metro ang binatilyo. Naramdaman din itong si Makro ang sobrang pagkahilo at pagkayanig ng kanyang buong katawan. Sa lakas pa ng suntok na iyon, bumalandra pa ang katawan ni Makro doon sa puno ng kahoy. Pagbagsak nito sa lupa, hindi agad nagawa ni Makro na makatayo. Sa isip ng binatilyo, bukod sa tangan nitong mutya ng tagulilong, may tangan pa na isa pang mutya ang kanyang kalaban. Sa loob lamang ng ilang mga minuto, nahulaan na ni Makro ang mga ginagamit ngayon ng kanyang kalaban. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, kahit na nahihilo pa ang kanyang pakiramdam, nasipat na niya ang ginawang muling pag-atake sa kanya nitong si Buka. Kaya agad na inihanda na ni Makro ang kanyang mga patibong. Saktong nasa lilim din siya ngayon ng isang malaking puno ng kahoy. Isang magandang pagkakataon para magamit naman niya ang kahalintulad na mutya, ang mutya ng tagulilong. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, nagiging kampante na itong si Buka. Dahil nakita niyang napaluhod na itong si Makro, kaya sa kanyang isip, isang tira na lamang at mananalo na siya at mapabagsak na ang binatilyong kalaban. Hindi na ito dumadaan sa mga lilim ng mga puno na siyang dahilan naman para makita at masipat siya ni Makro. Nang makalapit na itong si Buka, agad itong nagpakawala ng isang malakas na sapak. Ngunit bago pa tumama ang kanyang suntok na iyon sa binatilyo, biglang naglaho lamang itong si Makro sa kinaluluhuran nito na parang bulak. Gulat na gulat itong si Buka at bago pa ito makahuma, bigla itong napaigit ng may tumamang suntok sa kanyang tagiliran. Napakalakas noon na agad itong naghahabol ng hangin. Gustong tumayo nitong si Buka. Ngunit nangangarag ang kanyang mga tuhod at hirap siyang makahinga. Napamura na lamang ito ng palihim. At pagkatapos, agad na gumulong papunta doon sa ilalim ng isang malaking puno ng kahoy para muling magagamit niya ang kanyang mutya ng tagulilong. Pagkatapos, agad nang naglaho muli itong si Buka pagkarating doon sa lilim ng puno. Ngunit hindi na iyon sapat para mapigilan pa itong si Makro.
Nangangalit na sa galit itong si Maklo at nakahandang tapusin na ang kalaban ito ngayon. Kahit na naglaho na sa paningin ni Maklo itong si Buka, kaya pa rin itong hagilapin ang pwersa nito. Dahil na rin na ikalat na ng binatilyo ang kanyang orasyon sa buong paligid. Kaya tinamaan pa rin itong si Buka ni Maklo ng makailang bisis. Kahit na nanghihina na ang katawan nitong si Buka, pilit pa rin itong lumaban. At ang tumatak na katanungan sa kanyang isipan, bakit pakiramdam niya wala siyang kalaban-laban sa binatilyong kaharap? Sa lahat na aspitong kumbate, wala siyang nagagawa. Tanging isang sapak lamang ang nagawa niyang maipatama at hindi iyon nasundan pa. Hanggang sa naramdaman na lamang nitong si Buka ang isa pang matinding suntok na naging dahilan para agad na magdilim ang kanyang paningin. Ang suntok na tumama sa kanyang liig. Bago na wala ng malay itong si Buka, naramdaman pa rin niyang parang may mga kumalas na buto sa kanyang liig at bumara ang mga ito sa daluyan ng kanyang hangin. Nang bumulagta na itong si Buka sa lupa, kasabay rin ng pagkawala nito ng malay. Wika pa nitong si Makro. Ginagalang kita, Manong, dahil sa pagiging espiya sa kabutihan noong unang mga taon. At alam kong nabulag ka lamang sa mga maling akala at sa mga nakikita mo. At dahil dyan, bubuhayin pa kita. Ilang sandaling inilibot ni Makro ang kanyang paningin sa buong paligid. Wala na siyang nararamdaman na mayroong kalaban pa. Kaya tiyak niyang ang tatlong ito na lamang ang tanging nasa kakahuyan na ito. Pagkatapos, mabilis nang muling kumilos itong si Makro at binalikan ang kinaroroonan ni Tata Mac. Naalala niya na marami pa naman itong mga natamo na mga pinsala sa katawan at kailangan niya itong magamot. At ang isa pa na iniisip nitong si Makro, kailangan niyang hanapin ang mga kaibigan. Ipinagdarasal na lamang nitong si Makro na ligtas ang mga ito. Ngunit sa kabilang banda ng kanyang pag-iisip, alam niyang malalakas ang kanyang mga kasamahan at hindi ito matatalo sa bakbakan. Habang sa kabilang banda naman, nakita na rin nila ni Turo at Makro itong si Makil at sabay na ang mga ito sa pagpasok doon sa kakahuyan. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, may nakita ang mga ito na dalawang bata na nakasandal doon sa puno ng kahoy. At agad na nakikilala nila ang isa sa mga ito. Wika nitong si Amara. Turo, Marco, mukhang tapos na din ang pakikipaglaban ni Ronron at mukhang matinding labanan din ang kanyang nararanasan. Tara na, puntahan na natin si Ronron. Mabilis nang naglalakad ang mga ito papalapit doon sa kinaroroonan ng batang si Ronron. Habang naglalakad ang mga ito, wika naman itong si Turo. Malakas itong si Ronron, lalo na kung bumalik ang kanyang tunay na anyo. Kaya hindi na ako nagugulat na mananalo ito sa labanan. Tulad din ng aking paniniwala na mananalo si Makro sa kanyang kinakaharap ngayon. Sagot naman itong si Amara. Tama ka, Turo. Hindi ko pa nakikitang natatalo si Makro sa kumbate. Kaya natitiyak ko ang kanyang tagumpay. Ang ating tagumpay. Nang makalapit na ang mga ito ng tuluyan doon sa mga bata, ginising nila agad ang kaibigan na si Ronron. Wika nitong si Turo. Ronron, gumising ka na. Kailangan pa natin na mahanap si Makro. Ilang sandali ang mga nakalipas, kumurak-kurap ang mga mata nitong si Ronron. At pagkatapos, nagising na rin ang isa pang bata na nasa tabi nito. Tanong agad nitong si Amara. Kaibigan na Ronron, sino naman ang batang ito? Napakamot na lamang sa ulo ang batang si Ronron at ang sagot naman ito sa kanila. Nako kaibigang Amara, mahabang paliwanag kaya mamaya ko na sasabihin sa inyo ang lahat-lahat at huwag kayong mag-alala, mabait na ang batang ito. Tama ba? Ang tanong nitong si Ronron doon sa bata na parang napatulala pa rin dahil sa pagkagulat.
Thank you.